Magandang araw mga bossing. Sa pag-aalaga ng baboy sa ating pagbababuyan, may mga estratehiya at kaalaman na kailangan mong maalaman. Dahil kung hindi mo ito alam, siguradong kababagsakan mo ay pagkalugi lamang. Kaya umpisan natin ang ating video doon sa farm. Dito sa farm mga bossing, marami tayong mga inahin at dahil sa sobrang init nang panahon, ay kailangan nating gumawa ng paraan upang kahit papaano ay mabawasan ang hingal ng ating mga inahin. Dahil talaga yung ating mga inahin, lalo yung mga nanganak na mabilis mainitan yung kanilang katawan. Lalo't hindi natin kasi sila basta-basta pinapaliguan. Pero ang payo ko sa inyo, kung kayo magpapaligo ng inahin, make sure sana na mga 5 araw hanggang 7 araw na ang nakalipas pagkatapos nilang manganak, para hindi naman mabinat ang inyong mga inahin. Delikado po kasi ang mangyayari sa inyong mga inahin pagka pinaliguan ninyo agad. Maaari silang lagnatin at mas malala, magkasakit at hindi na makatayo. Kadalasan ay nangyayari po talaga yan. Ngayon ang ating mga kababayan ay maraming ginagawa kung paano mapapababa ang temperatura ng ating mga inahin. Ang iba gumagamit ng mga electric fan, tinututok sa kanilang inahin. At yan naman ay maganda talagang pamamaraan. Ngayon kung ayaw nyo namang gumastos ng malaki at marami, kung 1 linggo na sobra yung inyong inahin na nakapanganak, pwede na ninyong paliguan. Ginagawa ko talaga yan, pinapaliguan, sinasabon ang aming inahin para maging presko ang kanyang pangangatawan, bawas init na rin. At kung minsan ay talagang napakainit, ang ginagawa ko naman, nagbubuhos ako ng malamig na tubig doon sa may parteng batok lang ng inahin para lang mabawasan yung kanyang paghihingal. Dahil nga sa sobrang init ng panahon. At kung ano man ang inyong mga ginagawa o estratehiya na ginagawa para sa mga ganyang sitwasyon, pwede naman po yan basta't siguraduhin lamang na magiging maayos ang kahihinatnan ng inyong mga alaga. Baka kasi kung maling practice ang inyong ginagawa, maapektuhan pa ang inyong baboy, lalo ang ating mga inahin na may mga anak, ay kawawa naman kung madali ang ating inahin, baka madali rin yung mga biik na pinapasuso niya. Labas naman tayo ng ating farm. Dito sa ating isang kababayan na nag-aalaga ng mga baboy, siya po ay isang pulis at nagustuhan rin niyang mag-alaga ng mga baboy habang siya ay nagsiservisyo sa ating bayan. Pumunta kami dito sa kanila upang magkapon ng kanilang barako. Ang nangyari kasi doon sa kanilang barako ay napilayan at hindi na masyadong nakakatayo. Kaya pagkaganyan, wala na tayong magagawa talaga. Lalo kung ang buto sa kanyang paa ay dislocated na, kahit magturok ka pa ng antibiotic ay hindi na rin basta gagaling yan. Pero kung hindi naman talaga dislocated yung buto at nagkaroon lang ng infeksyon, pwede naman tayong magturok ng mga antibiotic para maiwasan yung infeksyon, o kung meron ng infeksyon ay magamot. At kahit papaano sa ilang panahon ay makatayo rin yung ating baboy na alaga. Pero dito sa kanilang baboy talagang wala na siyang ibang opsyon na ginagawa, kundi sinabihan niya tayong kapunin na lang yung kanilang barako. Kaya't yun yung ating sinunod. Kinapun natin yung kanilang barako at hindi na natin ipinakita sa video sapagkat bawal po naman yan. Napakahalaga po ng isang barako sa isang babuyan, kaya't siguraduhin natin ng ating mga paglalagyan sa ating barako ay isang safe na lugar upang hindi mangyari yung ganito na napipilayan yung ating mga barako. Ang ating mga barako talaga yung ating pinakahari ng babuyan dahil sila yung nagbibigay ng magandang genetic sa ating mga inahin para mag-produce ng magagandang quality ng mga piglets. Kahit marami kang inahin, mag-alaga ka lang ng 1 o 2 barako ay okay na po yan. Lalo kung ang iyong ginagawa ay artificial insemination, kung kumukuha ka lang ng similya sa iyong barako, ay madaming inahin mo na ang masiservisyuhan. Kaya't pag-iingatan natin yung ating mga barako sa ating farm, lalo kung minsan talaga naman napakamahal ng barako. Yung mga hybrid na mga barako, gaya ng mga Duroc, Duroc Petrin, White Duroc, Large White Landrace, yan pong mga barako na yan ay nagkakahalaga ng 200 hanggang sa 400,000 bawat isa. Kaya make sure natin na yung paglalagyan ng ating mga barako ay talagang maayos na lugar. Dito naman sa isang farm na atin ding pinuntahan, bumalik tayo dito dahil tiningnan natin yung naging epekto ng luta lice na itinurok natin dito sa kanilang inahin. At yun nga, kinabukasan daw sabi ng may-ari ay nanganak yung kanilang inahin. Nag-overdue na po kasi yung kanilang inahin. Nasa 118 days na at hindi pa rin nanganganak, kaya nagturok na tayo ng luta lice. Ang luta lice ay magandang pangturok talaga
para parasahang manganak yung inyong mga inahin at maiwasan natin yung mga problema na pagkamatay ng mga biik dahil sa overdue. At yun nga, apat lang daw yung lumabas, talagang apat lang dahil lumabas na din yung mga inunan. At yung katabi namang inahin mayroon ding ganoong problema. Itong inahin naman na isa ay ina nitong inahin na nanganak, pinapaturukan na lang din nila dahil overdue na rin. Hindi na rin natin ipinakita ang pagtuturok ng lutalize, pero ang pagtuturok po niyan ay salaman, IM, 2ml lang naman ng lutalize ang kailangan nating iturok at okay na po yan. Make sure lang natin na talaga napapasok sa laman yung gamot na ating itinuturok dahil konti lang yan at napakamahal. Dito naman sa isang babuyan, pumunta rin tayo para magsagawa ng artificial insemination. Medyo may kalayuan yung kanilang lugar, nasa isang isla pa, at kailangan tayong sumakay sa isang bangka upang makapunta lang doon sa kanilang lugar. Dito sa amin kasi may mga isla na kailangan artificial insemination lang ang ating gawin dahil hindi raw sila napupuntahan ng mga barako. Dahil mahirap nga naman talaga, isasakay mo pa yung barako doon sa motorboat, at minsan hindi talaga practical, kaya ang ginagawa nila artificial insemination na lang. So ganun pa rin yung ating protocol. Kailangan hindi masyadong maalog yung similya sa biyahe. Paliguan yung inahin, i-shake ng kaunti yung similya para ma-activate. Pasok yung catheter ng maayos, linisin yung ari ng baboy, ilagay yung bote doon sa catheter at dahan-dahan nating i-press yung bote. Make sure natin, tingnan natin kung hinihigop ng inahin yung similya na nasa loob ng bote. At make sure din natin tignan kung nagkakaroon ng backflow or lumalabas sa ari yung similya na ating inilalagay. Kailangan natin yung maiwasan. Medyo masilan yung artificial insemination, kailangan pag-aralan ng maayos para sigurado namang mabubuntis yung inahin na ating ini-AI. At syempre kailangan din naman na standing heat yung inahin na ating kinakargahan ng similya. Lalo dito sa malalayong lugar, tinatanong ko talaga yung may-ari muna kung talagang standing heat na, dahil syempre mahirap bumalik sa kanilang lugar at kailangan talagang maging maayos yung ating artificial insemination na isinasagawa. Mga kaunting kaalaman sa pag-aalaga ng baboy, salamat po sa inyong palaging panonood ng aking mga video. Salamat sa Diyos at ingatan kayong palagi. Bye-bye po and God bless.